Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang ating panahon ay nananawagan para sa tunay na pakikipagkapwa-tao. Meron tayong iba't ibang antas ng pagtulong. Ang una ay maaaring kawanggawa. Ibig sabihin, meron akong konting panglimos, meron akong konting extra. Ibibigay ko sa isang taong nangangailangan. Maaaring hindi ko siya kakilala. Maaaring pulubi na nakita ko sa pinto ng simbahan. Maaaring nasalanta ng bagyo. Hindi ko siya kakilala, pero magpapadala ako ng tulong. Kawanggawa, depende sa aking kakayanan. Pero meron pong susunod na antas. Yung antas ay malasakit. Yung malasakit ay hindi lamang dahil meron akong konting savings. Yung malasakit ay sapagkat mahal ko itong nahihirapan. Maaring yung magulang ko may sakit. Maaring yung bunsong anak ko na nangangailangan. Maaring si lolo o si lola na nag-aagaw buhay. Maaring si kuya o si ate na kailangan paoperahan. Meron tayong malasakit, kilala natin sila, at hindi lamang basta gustong tumulong, mahal natin sila. Kaya minsan, pwede natin sabihin, sana ako na lang yung may sakit, sana ako na lang yung may cancer, sana ako na lang yung paralitiko, sana ako na lang yon. Dahil sa tindi, dahil sa rubdob ng ating pagmamahal. Subalit, mayroon pang mas mataas na antas kaysa dito. Yung unang antas ay ayon sa ating kakayanan. Pangalawang antas ay ayon sa ating damdamin, ayon sa ating pagmamahal. Pero yung pangatlong antas ay dahil sa awa na natanggap natin sa Diyos. Ibig sabihin, kahit hindi ko siya kakilala o kahit mahal na mahal ko siya, hindi yun ang dahilan para ako tumulong. Ako'y tutulong sapagkat nakaranas ako na mahalin ako ng Diyos. Nakaranas ako ng awa ng Diyos. Nakaranas ako na pinagpala ako ng Diyos. At hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng Diyos. Kaya yung pagpapasalamat ko sa Diyos ay gagawin ko sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan. Hindi ko siya kakilala o meron akong kayakanan o wala. O kaya mahal ko siya sa buhay o siya isang estranghero, hindi na mahalaga yon. Ang tanong ay, ano ba ang ginawa ng Diyos para sa akin? At yun ang gagawin ko para sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, ang ating panahon ay nangangailangan ng pakikipagkapwa-tao. Hindi lamang kawanggawa mula sa ating extra. Hindi lamang pagmamalasakit dahil mahal ko siya, kundi dahil nakatanggap tayo napakadakilang awa galing sa Diyos at hindi natin ito maaaring itago. In order to give, you don't have to be rich. In order to give, you just have to be good. Good people give because good people have seen the goodness of God. Napakarami na nating awang tinanggap galing sa Diyos at sana ang awang ito ang maging dahilan upang totoo tayo makipagkapwa-tao. Hindi mula sa extra, hindi mula dahil sa pakikipag-ugnayan ng kamag-anak, kundi dahil minahal ako ng Diyos at ipapakita ko ang pagmamahal ko sa Kanya, pagtanaw ng utang na loob sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa aking kapwa-tao. My dear brothers and sisters, we are called to give. We are called to love. We are called to love like Jesus because Jesus has been so good to us. We must be good to one another. God bless you.